Araw po. Congressman Bonifacio Busita po, kasalukuyang representative ng One Rider Party List, 19th Congress. Kasama si Honorable Congressman Attorney Rods Gutierrez. Ako po ay tatakbong senador sa darating na May 12, 2025 National Election, independent. Kung papalarin po ako at pagtitiwalaan ng taong bayan, maglilingkod ako na walang pinipili at walang kinikilingan kasama ang One Rider Party List sa Kongreso. Basta tama po, kampi-kampi tayo. Maraming salamat. Okay. Question and answer. Question po. Sir, what made you decide to run for the Senate? This seems like, I don't know, for me, it seemed like a surprise kasi syempre, yung mga kandidato din, tumatakbo sila sa ilalim ng mga partido. So what made you decide to run for the Senate? Actually po, ilang days pa lang po na nag-decide ako with my family and with my party. At siyempre po, bilang isang public servant, hindi po natin ibinabatay ang desisyon sa sarili lamang. Kasama po dyan ang suporta ng pamilya at siyempre po ng ating mga kababayan. At gusto ko pong ipaalam sa inyo na bilang isang road safety advocate, nababasa ko po na marami sa ating mga kababayan ang nagmumungkahi na tumakbo po ako bilang kandidato sa pagkasenador. At yan po ay isa sa napakalaking basihan ng aking desisyon po, yung hinihiling po ng marami nating mga kababayan. Thank you, sir. Dwight, follow-up. Cherianne Torres. Sir, magandang hapon. Cherianne Torres po, ABS-CBN. Sir, ano ang pwede niyong i-offer bilang isang senatorial aspirant? Ang pwede ko pong i-offer bilang senatorial aspirant, nakita po natin na actually, ako po ay nagsimula muna na maging representative ng One Rider Party List sapagkat nakita ko po na laganap ang aksidente sa ating bansa na kung saan maraming Pilipino po, libu-libong Pilipino ang namamatay sa road crashes at marami rin po ang naabuso at nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas. Sa mahigit almost 3 years po sa Kongreso, ako po ay nalulungkot sapagkat yung mga panukala po nating batas na magtataguyod ng kaligtasan at proteksyon ng mga motorista ay wala po akong pinalad na maipasa sa level ng Kongreso. At kung ako po ay papalarin at pagtitiwalaan po ng taong bayan, umaasa po ako na ito po na pangunahin nating advokasya, itong pagtataguyod ng kaligtasan at proteksyon ng mga motorista ay pangunahing bibigyan ko po ng atensyon sa Senado. At alam ko rin po na makakatulong ang One Rider Party List dito sa aking advokasya. Gusto ko lamang po ipaalam sa ating lahat na simula po noong 2006, advokasya ko na po ang magtaguyod ng kaligtasan ng mga motorista. Kung bakit po, bilang isang anak mahirap, alam ko po, itong libu-libong Pilipino na namamatay sa road crashes wherein more than 60% mga tatay at mga nanay, ito po ay nagdudulot ng perwisyo sa napakaraming pamilya, lalong-lalo na po sa mga bata na nauulila. At ako rin po ay naniniwala na wala namang batang nangangarap na maging masama at pabigat sa lipunan. Pero kung sila po ay nawawala ng tatay o nanay, malaki po ang porsyento na nasisira ang buhay at kinabukasan ng mga ito. At kung hindi po natin ito pipigilan, tiyak na tiyak po, higit na tataas ang krimen sa ating bansa sa darating na mga panahon. Kung bakit po, higit na tataas ang bilang ng mga bata na nasisira ang buhay at kinabukasan. Kaya nga po, yung kasagutan ko po sa inyong katanungan, pangunahing bibigyan ko po ng attention itong pagsusulong ng batas na magtataguyod ng kaligtasan
at protection ng mga kababayan nating mga motorista. Maraming salamat po. Sir, i-follow up ko lang po. Clarify ko rin. Sabi niyo po kanina, tatakbo po kayo as independent. Bakit po hindi kayo kakargahin ng one rider? Considering na meron din mga senador tayo na galing sa mga partidist groups kagaya or sectoral groups kagaya po ng mga nasa Akbayan o nasa Sibak. Independent po ako sa level ng senado, na pagtakbo ng senador. But then, mananatili po na magkasama po kami ng One Rider Party List. Sir, just to clarify, sir, ibig sabihin yung One Rider is not is accredited as a party list group, pero hindi ba siya accredited as a national party? Ganun po ba kaya kay tatakbong independent? Ano po to? Ito pong One Rider Party List. Okay, please. Kasi, Sorry, intervention ng tag team. Actually, One Rider Party List po is a sectoral regional party. So I think based on legal advice, we are unable to field any senatorial candidates. I believe the party list mentioned earlier are actually political parties. So since we are not political party, we express our full support. However, Congressman Lubusita is confined, restrained to run as an independent. Thank you. Thank you, Honorable Congressman Gutierrez. Thank you, sir. Pampuntalong. Okay. Tristan, Newswatch. Sir, given yung traffic, alimbawa sir, matagal ng problema ng mga tao, kayo po ba, anything new that you would like to pursue or offer po? Kung alimbawa maluklok kayo sa Senado, meron po ba kayo naiisip na batas to address ito pong nararanasan ding traffic ng taong bayan? Yes, thank you, sir. Actually po, kung titingnan po natin yung ang pangunahing dahilan po ng traffic natin, especially sa Maynila po, ay yung volume ng vehicles. And bilang more than 30 years sa Philippine National Police at matagal po sa advokasya, ang nakikita po natin diyan that ang kailangan po talaga palakasin yung po bang enforcement, law enforcement. Sapagkat kung titingnan po natin, marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na maraming motorista ang walang disiplina. At hindi naman po may tatanggi na mayroon din tayong mga law enforcers, even police officers, ay may tuturing na walang disiplina. Ibig pong sabihin, kailangan po nating palakasin yung tamang pagpapatupad ng batas. Dapat madisiplina po ang mga motorista, madisiplina ang mga law enforcement personnel para matiyak na may patupad ng tama ang batas. Sa ganun pamamaraan po, natitiyak po natin, ito ay makakatulong po para gumaan ang daloy ng trapiko, especially dito sa Maynilaan. At maliban po dyan, yung po pang mga infrastructure projects natin, mga infrastruktura, ay masyadong limited na po ang space. Kaya yun na lamang po ang nakikita natin dapat pagtuunan ng pansin. Yung pong disiplina at education po ng ating mga motorista at ng mga law enforcement personnel. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Meron pa, one last question. Last John? Sir, sabi niyo matagal na po kayong road safety advocate. So sa nakaraang 3 years po sa House, ano pong bills yung mga in-introduce niyo for that advocacy? Meron po tayo, pangunahing sinulong po natin sa ang House Bill 3366, Fair Traffic Apprehension Act. Maliban pa po dyan yung pong protection ng mga motors, ng mga consumers. But unfortunately, nasabi ko sir kanina sa inyo, wala po tayong naipasang batas sa parte po ng Kongreso. Yan po ang nagbigay ng inspiration sa atin para umakyat po o maging kandidato sa pagkasenador. At nabanggit po ninyo sir yung aking 3 years bilang representative ng One Rider Party List. Gusto ko lamang pong banggitin po sa inyo na noong wala pa po ako sa One Rider Party List at hindi pa po ako kongresista, ang natatanggap po nating tawag o complaints mula sa mga kababayan ng nating motorista ay umaabot po ng humigit kumulang 500 calls, complaints, araw-araw. Pero dahil po na kapag ka po may lumalapit sa atin at ating inaaksyonan, ay
bumaba po na ngayon ang bilang ng mga nabibiktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. More or less, 20 na lamang po araw-araw. At maaaring magtatanong po sa inyo ang iba kung bakit po nangyari ito. Kapag ka po mali ang panghuhuli sa motorista, tayo po ay tumutulong sa kanila at sinasampahan po natin ang kakulang kaso ang nakikita nating nagkamali na police o enforcer. Maraming salamat po. Okay.